Araw na ng kasal ni Lara, pero hindi niya magawang maging masaya dahil hindi niya naman gusto ang taong pakakasalan niya. Ni hindi niya nga nakita ang mukha nito. Ultimo pangalan nito ay hindi niya alam. Anak, ngumiti ka. Ganyan ba ang ipapakita mo sa tao sa araw ng kasal mo? Hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Inunat nito ang pisngi niya para ngumiti siya. Ma'am, paano akong ngiti kung ikakasal na ako sa taong hindi ko pa nakikita? Sa taong hindi ko naman kilala? Hindi ko siya mahal, ma. Tapos papakasalan ko siya? Kilala namin siya ng daddy. Tsaka, makakabuti para sa'yo. Sigurado kami doon. Bakit sa inyo siya humarap, hindi sa akin? Hanggang ngayon, ang hirap pa rin maintindihan kahit paulit-ulit nyo na ipaliwanag sa akin. Inis na tanong niya sa ina. Calm down, iha. Ayusin mo ang sarili mo. Mauna na akong aalis. Nandito na rin ang sundo mo. Siya na ang maghahatid sa'yo sa simbahan. Doon ka namin hihintay ng daddy mo dahil naroon na rin siya. Bumuntong hininga ang dalaga noong tuluyan nang umalis ng kanyang ina. May dumating na organizer daw ng kasal niya at iginiya siya sa bridal car. Hindi pa rin mapinta ang mukha ng babae. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Bakit hindi kayo masaya na ikakasal na kayo? Hindi ba dapat masaya kayo dahil para sa maraming babae, espesyal ang ikasal? Bumuntong hininga ulit ang babae. Hindi ko magawang maging masaya ngayon. Pakiramdam ko, hindi ito ang pinaka-espesyal na araw sa akin bilang isang babae. Isa pa, hindi pa ako handa. Then run away. Hindi mo kailangan na pilitin ang sarili mo sa bagay na hindi ka magiging masaya. Maraming option at isa na rin ang umalis. Anong ibig mo sabihin? Gulat na tanong ng dalaga. Kasi sa totoo lang, naiisip niya rin ang tumakas pero hindi niya lang ginawa. Gusto mo bang tumakas? Nagtama ang mata nila ng driver. Naguguluhan pa rin ng babae sa sinasabi nito. Hindi niya alam kung nababaliw na ba ito. Paano niya magagawa na itakas siya at paano siya nito matutulungan? Narinig niya ang mapapangasawa niya ay mayaman at makapangyarihan. Answer me, yes or no? Pero tutulungan mo ba ako? Nag-aalangan pa rin na tanong ng dalaga sa lalaki. Tutulungan kita. Let's run away together. Ayaw ko rin na matali ka sa kuya ko. Hindi siya nababagay sa'yo. At hindi rin naman kayo bagay sa isa't isa. Nabigla ang dalaga sa narinig. Pero nawala ang pangamba niya na baka ay iwan siya nito sa ere. Kuya mo siya. Pero bakit tutulungan mo ako na takbuhan siya? Tumingin ito saglit sa kanya. Hindi na importante ang dahilan ko kung bakit kita tutulungan. Pero alam ko na kailangan mo yun ngayon. Sasama na ako sa'yo. Pero sigurado ka ba na tutulungan mo ako? Handa ka ba na kalabanin ng kuya mo para sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Kahit na gusto niya na tumakas, ayaw niya rin nabigyan ng problema ang lalaki. Kaya naman niya ang sarili niyang buhayin. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi na rin maaayos ang pamilya namin kaya mag-isa ako. Hindi sa akin importante ang nararamdaman nila. Nasa kalagitnaan sila ng biyahe nung may humarang sa kotse na sa harapan nila. Mabilis na napapreno ang lalaki. Muntik pa na mauntog ang kanyang ulo. Shit! Hanggang dito ba naman nasundan nila ako? Tumingin ito sa babae. Can you get my gun? Sa likod na upuan. May makikita ka dyan na case. Mag-uusap lang kami ng mga yan. Mabilis niya naman iyon kinuha bago binigay sa lalaki. Kaya mo ba? I know how to use gun. I can help you. No, just be safe. Yumuko ka. Baka matamaan ka nila. Pareho na napayuko ang dalawa nang paulanan sila ng bala ng mga taong humarang sa kanila. Napatingin ito sa lalaki noong inabot nito ang cellphone sa kanya habang sinasagot ang pagbaril ng kabilang kampo. Hanapin mo sa contacts ko ang pangalan ni Helbert. Tell him to send back up. Bakit ba ganito ang mapapangasawa mo? Balak pa nila tayo patayin. Namilog ang mga mata niya sa gulat. Ibig sabihin, ay ang kanyang mapapangasawa
ay isang maimpluwensyang tao dahil may mga baril din ang tauhan nito. Careful! Iwinaksi niya sa isipan yun. Katulad ng sinabi ng lalaki, hinanap niya ang pangalan ng lalaking Helbert sa contact sa cellphone nito bago tinawagan. Napayuko pa rin silang dalawa dahil patuloy ang mga ito sa pagpapaulan ng bala sa kanila. Good morning! Hello, it's me, Lara. Nasa mainline kami. Ngayon hindi ko alam kung saan parte, but we need some help here. Sabi niya. Lara? Bakit hawak mo ang cellphone niya? Tanong ng nasa kabilang linya. Batid niya na narinig ito ng nasa kabilang linya. Okay. Give me 10 minutes. Nandiyan na kami. Mabilis na dumating ang sinasabi na lang backup. Inalalayan pa ito ng lalaki kahit kaya naman niya para lumipat sa kabilang kotse. May gasgas ang braso niya dahil sa pagkabasag ng salamin kanina. Pero kaya niya naman. May tama rin ang baril si Randy, pero hindi ito nagreklamo. Ayos ka lang ba? Ba't sa akin mo pa tinatanong yan? Ikaw may sugat sa ating dalawa. Isipin mo ang sarili mo. I'm fine, okay? Singhal niya sa lalaki. Pinaningkitan niya ito ng mata. Sabi mo usap lang, pero muntik na tayong mamatay. Mahaba ang naging biyahe nila. Siya na mismo ang gumamot sa sugat nito. Inabot pa sila ng umaga bago marating ang sinasabi ng lalaki na private resort. Naligo siya dahil may mantsa pa rin ang dugo ang kanyang damit. Nagpahinga siya buong maghapon dahil sa pagod. Paglipas ng ilang araw, mas malala pa silang dalawa ng lalaki sa aso't pusa. Iba pala ito dahil palagi itong masungit sa kanya. Gusto niya na itong ilibing ng buhay dahil sa inis. Ang sungit-sungit mo, nakakaasar ka na. Dadalhin mo ako dito tas ganyan ka? Inis na sigaw niya sa lalaki. Aalis na talaga ako dito. Bahala ka na sa buhay mo. Sa tingin mo ba kaya mo umuwi mag-isa? Malayo ang lugar na ito sa bayan. You need to take a boat. Pagkatapos tatawirin mo yung palayan bago makarating ang kalsada. Hinampas niya ito sa dibdib. Hindi niya alam na maiisahan siya ng lalaki. Wala naman tayong dinaanan na ilog. Nang pumunta tayo dito ah. At ano sinasabi mong palayan? Huwag mo ako pinagloloko. Ano akala mo sa akin? Bata na pinanganak lang kahapon? May dinaanan tayo. Natutulog ka lang kaya hindi mo nakita. Akmang hahampasin niya ito muli, ngunit hinuli nito ang mga kamay niya bago tinitigan. Siguro, ay, pinlano mo talaga na dalhin ako rito. Numisi ito sa kanya. Mismo. Dahil sa sinabing iyon ng lalaki, mas lalong namuo ang inis niya. Iniisip niya na naisahan talaga siya nito. Tulog pa ang dalaga noong umalis si Randy sa bahay. Nag-iwan lang siya ng text bago tuluyan ang umalis. Noong matanggap niya kagabi ang tawag mula kay Helbert, mas nadagdagan ang inis niya. Hinahanap ngayon ang babae ng kuya niya. Hindi na nito tinigilan si Lara. Iniwan na nga siya noong araw ng kasal nila dahil na rin sa kagaguhan niya. Bakit kasi hindi na lang siya ang napili na pakasalan ng magulang nito? Pagdating niya sa bahay ng kapatid, mabilis siya nitong kinwelyuhan. Damn you, Randy. Saan mo dinala si Lara? Talaga ba na hindi mo titigilan ang buhay ko? Marahas niyang tinanggal ang kamay ng kapatid na nakakwelyo sa kanya. Asawa ko na siya, kaya hindi mo siya maagaw sa akin. I'm the leader of Hexus. Hindi mo ako matatalo dahil mas mataas pa rin ako sa'yo. I'm your boss. Don't use your position on me. Hindi mo asawa si Lara. Hindi siya magpapakasal sa'yo dahil alam ko na pababayaan mo lang siya. You are devil and heartless. Saan mo isisingit ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa kanya? Tumawa siya sa sinabi ng kapatid. Katulad mo lang ako, Raven. If I'm devil and heartless, katulad mo lang ako. At ito ang tatandaan mo. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo makuha si Lara. Hindi ko hahayaan na hawakan mo siya even the strand of her hair. Akmang kukunin ng kapatid niya ang baril pero naunahan niya ito. Kinuha niya ang baril sa likod niya bago tinutukan ng kapatid. Ganoon din ang ginawa ng bantay nilang dalawa. Don't mess with me. Kung ayaw mong makita ako na maging demonyo, tigilan mo kami. I can be a devil if you try to go near my girl. Sinapak niya ang kapatid bago umalis ng bahay nito.
Sumakay agad siya sa sasakyan bago pinaharurot iyon paalis. Paggising ni Lara, wala na ang lalaki. Hindi siya nag-aksaya ng oras para hanapin ito. Naisipan niya na magluto ng pagkain para sa kanila, kahit na ang sungit ito sa kanya. May pinuntahan ito ngayon, kaya siya lang mag-isa sa bahay. Naghihiwa siya ng patatas noong marinig niyang bumukas ang pinto. Siguro ay ang lalaki na yon. Binalik niya ang atensyon sa hinihiwa niya. Akala ko hindi ka na babalik. Nagluto pa naman ako para mag-celebrate dahil walang panggulo sa araw ko. Nakangisi niyang sabi sa lalaki. Umarko sa isang ngiti ang labi nito. Hindi yun mangyayari. Baka pagtulog ka, mangyayari ang iniisip mo. Well, at least wala ka sa panaginip ko. Dadagdagan pa niya sana ang kanyang sinasabi noong napatingin siya sa seryoso nitong muka habang nakatingin sa kanya. Marry me. Seryosong aya sa kanya ng lalaki na ikinagulat niya. Nabitawan niya ang hawak na kutsilyo dahil sa sinabi nito. Ano? Ano bang nakain mo? My brother is searching for you. Napataas ang kilay niya. Kaya mo naman akong bantayan. Ba't parang takot ka na makuha niya ako sa'yo? That's his limitation. Walang hahawak sa pagmamay-ari ko kung ayaw niya mabura sa mundo. Lalo na sa asawa ko. Magdi-divorce din naman tayo. Pwede rin naman fake marriage para naman tumahimik niya ang kapatid mo. Ganon niya ba ako kagusto? Kaya kahit tinakbuhan ko na siya, hinahanap niya pa ako? Grabe, ang ganda ko pala. Napasuklay pa siya ng buhok. Hinawi niya ito papunta sa likod. Napataas ang kilay ng lalaki dahil sa sinabi niya. After I fix everything, we can divorce each other. Okay then, it's deal. Kailan ba tayo magpapakasal? Para naman lubayan na ako ng kapatid mo. Mamayang hapon, pupunta tayo sa munisipyo. Si Mayor na ang bahala sa kasal nating dalawa. Paliwanag dito sa kanya. Bago tayo magpakasal, may kondisyon ako para malinaw tayong dalawa. Pinag-cross niya ang braso sa dibdib. Kahit fake lang ito, responsibilidad natin na isa't isa. Lumapit ang lalaki sa kanya. Umupo ito sa upuan sa harap ng mesa kung nasaan siya. Una, ayaw ko na sinusungitan mo ako dahil baka malibing kita ng buhay dahil sa inis. Pangalawa, aalis ako ng bahay kung kailan ko gusto. Mabilis na pinutol ng lalaki ang sinasabi niya. Aalis ka ng bahay kapag kasama mo na ako. Pwede rin, pero kung wala ka, hindi kita hihintayin. Pangatlo, hindi ka pwede matulog sa kama ko. That would be fine. Hindi ako sanay na may babae sa kama ko. Napaiwas siya ng tingin. Iba kasi ang dating nang sinabi nito sa kanya. Okay, tatapusin ko lang niluluto ko. Bumalik ka na lang pagkakain na. Pagsapit ng hapon, naganap ang kasal nilang dalawa. Saksi ang Mayor at si Helbert kung paano sila nagbitaw ng pangako sa isa't isa. Congratulations, Mr. and Mrs. Randy Alvarez. Ngumiti ang babae pero sa kalooban niya ay nakangiwi siya. Hindi siya nakagalaw noong hawakan ng lalaki ang mukha niya para halikan. Lalo pa noong maglapat ang labi nilang dalawa. Nang umuwi sila, dalawa silang tahimik. Dumiretso na sila sa kanya-kanyang kwarto. Hinampas na lang ni Lara ang ulo niya dahil sa tingin niya ay kailangan niya ng hampasin ito para bumalik na siya sa katinuan. Lumipas ang isang buwan. Naging maayos ang kanilang pagsasama. Masungit pa rin si Randy, pero hindi na masyado. Mas naging busy ito dahil mas malayo ang business nito, lalo pat nandito sila sa isla. Tanghali na noong bumangon si Lara dahil alam naman niyang mag-isa lang naman siya ulit. Aalis ulit si Randy, katulad ng palagi nitong ginagawa. Pagpasok nito sa kusina, muntik pa siyang masamid na makita niyang nagluluto ang lalaki. Akala ko aalis ka ngayon. Bungad niya dito. Mamaya pa ako aalis. Gusto mo bang mamasyal ngayon? May alam ka bang pwedeng puntahan natin? Wala naman ako alam dito sa isla. Hindi pa nga ako nakakapaglibot. Ipinaghain siya ng lalaki ng pagkain. Pagkatapos mo na kumain, dadalhin kita sa bayan. Talaga ba?
Bumili na kaya tayo ng mga stocks ng pagkain. Konti na rin lang kasi nandito. Tapos punta na rin pala tayo sa mall. May bibilihin ako. Siya nga pala, naalala ko yung sinabi ni Helbert na park. Punta rin tayo dun. Napaawang ang kanyang bibig nung makita niya na ngumiti ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Pupuntahan natin lahat ng gusto mo. Matamis na sambit nito. Nakakapanibago talaga ito. Katulad ng gusto ni Lara, sinunod talaga ito ni Randy. Pumunta sila sa mismong park na sinabi ng kaibigan na si Helbert. At plano rin nilang pumunta sa mall para mamili ng groceries. Randy, bilisan mo naman. Ang ganda-ganda kaya dito, ba't parang hindi ka masaya? Careful! Paalala nito sa kanya. Saluin mo na lang ako kapag nahulog ako sa'yo. Pagbibiro niya. Tinawanan niya ito noong biglang nangunot ang noon nito. Mukhang hindi pa nagsink-in ang banat niya. Sa park na rin kumain ang dalawa ng lunch. Tumambay sila doon bago pumunta sa mall. Sinunod ni Randy ang lahat ng gustong gawin ni Lara. Kaya tuwang-tuwa ito. Habang naglalakad pa sila papuntang groceries, naging aligaga ang babae. Naramdaman kasi nito na parang may sumusunod sa kanila kaya hindi siya mapakali. Nagsimula ito noong pag-alis nila sa park. Randy. Mahina niyang tawag sa pangalan ng lalaki. Humigpit ang pagkakahawak niya sa damit nito. Nagtatakang napalingon naman ito sa kanya. Bakit? Hindi ko alam, pero parang may sumusunod sa atin kanina pa. Ewan ko, parang nagsimula yata nung umalis tayo sa park. Baka tauhan ulit sila ng kuya mo. Anong gagawin natin? Hinawakan ng lalaki ang braso niya. Si Helbert lang yan na tauhan ko. Wala kang dapat ikatakot. Hindi rin tayo masasaktan ng kapatid ko. Pero bakit kailangan pa nila tayo sundan ng ganyan? Dahil ayaw mo nang may nakabuntot sa'yo. I'm sorry kung uncomfortable ka sa ganito. Nanlaki ang mata niya. Dahil ang tanging mga magulang niya lang ang may alam na ayaw niya nang may sumusunod sa kanya. Paano mo nalaman ang tungkol doon? College pa yon. Hindi pa nga kita kilala noon eh. Sila mami lang may alam noon. Naniningkit ang mga mata ng babae noong mag-iwas ito ng tingin sa kanya. Narinig ko na kinwento nila sa kapatid ko kaya alam ko ang bagay na yun. May duda ka ba sa asawa mo? Napamaang na lang siya. Dahil ayaw niyang mag-isip ng kung ano, pinaniwalaan niya ang sinabi ng kanyang asawa. Fine. Sabihan mo sila Helbert na lumapit na lang sa atin. Hindi ako mapakali kapag nakasunod sila. Nawiwirduhan ako. Kagaya ng kanyang sinabi, ganun nga ang ginawa ng asawa. Tinawagan ito ang mga bodyguard niya na lumapit sa kanila ngunit mahigit 1 kilometro pa rin ang layo. Pumasok na sila sa grocery store. Seryoso na kumuha ng pushcart si Randy habang nakasunod lang si Lara sa kanya. Kumakain ka ba ng hipon? Iyon na lang ulam natin mamaya. Nakangiting suhestyon niya. Tumangulang ang lalaki. You can buy whatever you want. Mas lalong napangiti si Lara dahil hindi talaga niya mapaniwalaan na ini-spoil siya ng asawa niya. Humiwalay siya saglit sa lalaki para kumuha ng canned goods. Napatingin siya noong may mahulog ang isang lalaki malapit sa kanya. Hindi na ito napansin ng lalaki kaya pinulot niya na lang para ibigay dito. Stay away from him or both of you will be dead. Nahigit nito ang kanyang hininga. Para siyang nanghina at nabitawan niya pa iyon. Nakasulat sa dugo ang katagang iyon na nagpatindig talaga sa kanyang balahibo. Lara, anong ginagawa mo dyan? Kanina pa kita hinahanap. Ngumiti siya nang lumapit si Randy at iwinaksi sa isipan niya ang nabasa. Nagkataon lang yun. Baka naman hindi sinasadya. Baka naman hindi iyon para sa kanya. Iyon ang inisip niya. Nang makauwi sila sa bahay, nilapitan agad niya ang lalaki. Nilagay niya ang kanyang kanang kamay sa braso nito. Thank you for today, Randy. Ngayon na lang ulit ako lumabas ng bahay and you made it memorable for me. Paano hindi magiging memorable kung may nakuha siyang death threat? Nagulat siya nang yumakap ang lalaki pabalik. Hindi mo kailangan magpasalamat. I'm your husband, right? It's my responsibility and you are my responsibility.
Tumango siya rito. Asawa niya nga ito. Kahit pagpapanggap lang ang ginagawa nila, ay wala namang problema pagdating sa kanya. Mabait na masungit pa rin ito, pero wala nang kaso yun sa kanya. Dahil sanay na siya sa ugali ng lalaki. Nang maghiwalay sila, nagpalit agad siya ng damit na pang swimming. Mag-relax muna siguro siya dahil nakakapagod ng maglibot. Wala naman akong gagawin dito. Lalangoy lang ako saglit. Ikaw, dito ka lang sa bahay. Kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Iniwan niya ng matalim na tingin si Randy bago lumabas ng bahay. Nagtungo siya sa dalampasigan para mas maramdaman ng tubig. Hinubad niya ang kanyang damit at shorts at naiwan ang kanyang two-piece swimsuit. Dapat pala, inaya ko na lang si Randy para may kasama ako. Sabi niya sa sarili, habang lumalangoy papunta sa malalim na parte ng tubig. Natigilan siya noong hindi niya maigalaw ang kanyang paa. Sinubukan niyang lumangoy, pero parang hinihila siya ng tubig pa ilalim. Namuo ang kaba niya sa dibdib noong lumubog siya ng tubig. Hindi niya makontrol ang kanyang paa. Naisip niya ang nabasa kanina na mas nagpadagdag ng kaba niya. Napapikit na lang siya at hinayaan ang tubig na lamunin siya. Sa pag-ilalim niya sa tubig, naramdaman niya ang bisig na humila sa kanya pataas. Masyado na siyang nanghihina at nakapikit na ang kanyang mga mata. Hindi na rin niya makita kung sino ang nagligtas sa kanya. Lara, wake up! Lara! Narinig niya ang boses ni Randy na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya. Napaubos siya ng maraming tubig at para siyang nakahinga, ngunit bahagyang nahihirapan. Anong iniisip mo? Ba't nagpakalunod ka, Lara? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Makikinig naman ako sa'yo. Kung hindi ka masaya, sabihin mo sa akin. I'm sorry. Gusto ko lang lumangoy pero pinulikat ako sa gitna ng tubig. Hindi ko naman gusto magpakalunod. Masama pa rin ang tingin nito. Then don't swim without me. Paano kung hindi ako lumabas at hindi kita nakita? Lara, ang tigas-tigas kasi ng ulo mo. Ayaw na kita paunahan sa mga gusto mo dahil hindi ka magpapatalo. Nandito lang naman ako para suportahan ka eh. Basta, magpapaalam ka at magsasabi ka. Yumakap na lang siya sa lalaki. Kapwa sila basa pareho. Ramdam nila ang lamig, pero hindi nila inalintana iyon. Lalo na si Randy. Umuwi na tayo, Lara. Ayoko na manatili pa rito. Ayoko na mauulit ito. Binuhat siya ng lalaki papunta sa bahay. Tahimik ito. Batid niya na malalim ang iniisip nito. Randy, huwag na muna tayong bumalik sa Manila. Hindi na ako lalangoy ng mag-isa. Basta huwag na tayo bumalik. No. Halata pa rin ang namumuong luha at pag-aalala sa mga mata nito. Hindi na talaga napigilan ni Randy ang desisyon nito na bumalik sa Maynila. Batid niya na mas mapanganib na kapag nasa Manila sila. Pero dahil sa nangyari na muntik na siyang malunod, ay hindi na magbabago pa ang desisyon nito. Sinundo sila ng helicopter para maghatid sa kanila sa Manila. Tahimik lang ang lalaki at hindi ito kumikibo. Bakas ang talim sa mga mata nito kahit hindi magsalita. Sa bahay ni Randy sila tumuloy. Pagdating nila sa bahay, hindi rin nagsalita kahit isa ang lalaki. Galit talaga ito sa nangyari. Baka sisihin pa nito ang dagat. Hindi na lang ito nagtangka na kausapin ang asawa. Tinawagan niya ang kaibigan dahil matagal niya na rin itong hindi nakausap. Diyos mio, Lara! Saan ka ba pumunta? Nag-aalala ako sa iyo. Buhay ka pa ba? Bungad nito sa kanya pagsagot ng tawag. Kumusta ka na? Tanong naman niya sa kaibigan. Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Tumakas ka sa kasal mo, girl. Kung alam mo lang kung paano nagkagulo doon. Lalo na nang malaman ng mga tao na wala ka. I'm fine. Mahabang kwento pero masaya ako na tumakas ako sa kasal ko. Isa pa, hindi ko naman kilala ang lalaki na gusto ng mga magulang ko. Bumuntong hininga ang kaibigan niya. I'm proud of you. Kung nandun ka lang, galit ang mapapangasawa mo. Ingat ka, baka may gawin siya sa'yo. Tingin mo? Gusto niya talaga ako? Hindi ko alam, Lara. Basta nakakatakot din ang aura niya. Ikaw ba naman, takbuhan sa mismong kasal mo. Sino hindi magagalit?
hindi niya ako masasaktan. Siguro ay galit siya dahil natapakan ng ego niya. Sumang-ayon ang kaibigan niya. Siguro nga ganun. Namiss talaga kita, Gail. Pwede ba tayo magkita bukas? Aya niya sa kaibigan. Sure, marami ka ng utang na kwento sa akin sa mga nangyari. Hindi mo pa ako kinausap na mahigit 6 na buwan. Ihanda mo ang sarili mo, mapepektusan talaga kita. Humalakhak siya dahil sa sinabi nito. Matagal na rin noong huling pagkikita nila. Noon pa yon na walang mangyari na kasal. Batid ni Lara, nagulat talaga ito sa sinabi niya na siya'y kasal na. Natulog muna siya ng ilang minuto at pagising niya, pumunta siya sa opisina ng kanyang asawa. Balak niyang magpaalam sa lalaki sa pag-alis niya. Kumatok siya na ilang beses sa pinto ng opisina nito. Nung marinig niya ang boses ng asawa, saka siya pumasok sa loob. Ngumiti siya sa lalaki. Agad naman nito, tinigil ang kanyang ginagawa. Natulog ka ba ng maayos? Kagigising ko lang. Ikaw ba? Katulog ka na? Hindi ka ba napagod sa biyahe natin? Tanong niya pabalik. Tatapusin ko lang trabaho ko para diretso ng tulog ko. Umupo siya sa upuan sa harap ng mesa nito. Randy, magkikita sana kami ni Gail bukas. Magpapaalam sana ako. Pwede naman ako magsama ng bodyguard para na rin sa kaligtasan ko. Matagal na rin kasi nung huli kami nagkita. Malumanay na sabi niya sa lalaki. Tinitigan siya nito. Napakagat siya ng ibabang labi dahil baka ay hindi siya payagan. Anong oras ka alis bukas? Ako na lang maghahatid sa iyo. Papasamahan kita kay Helbert. Napaawang ang bibig niya at hindi niya inaasahan na iyon ang sasabihin ng lalaki. Hindi niya mapigilan ang pagyakap dito. Para talaga siyang prinsesa kung ituring nito. Kahit nakakatakot ang aura ng lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Lara. Excited agad siya na makita ang kaibigan. Alas 8 ang kanilang pagkikita sa paborito nilang cafe. 7:30 naman ang alis nilang mag-asawa. Take care, Lara. Ingat ka rin, Randy. Bumaba na siya sa kotse. Sumunod naman sa kanya si Helbert. Gail, namiss kita! Napatili ang kaibigan niya at tumugon nito sa pagkakayakap niya. Oh my God! Akala ko hindi na kita makikita pa, Lara. Tumakas ka sa kasal mo, gaga ka. Nabigla ako doon, pero ang saya-saya ko para sa'yo. Napalingon ang babae sa likod niya. Lara, sino yung kasabay mo na pumasok? Kanina pa kasi nakatingin dito sa atin. Humiwalay ito sa kanya. Umupo silang dalawa at matunog siyang natawa. Bodyguard ko. Bodyguard? Akala ko ay ayaw mo sa ganun. Kaya ba kampante ka na hindi ka babalikan ng mapapangasawa mo sana? Hindi naman sa ganun. Pero alam mo na, tayong mga magagandang babae kailangan na mag-ingat. Napairap naman ang kanyang kaibigan dahil sa sinabi niya. Gail, may sasabihin pa pala ako sa'yo pero huwag kang magugulat ha. Kasal na ako. Namilog ang mata nito sa gulat. Kasal ka na? Seryoso ka? Ibig sabihin yung sinabi mo noong nakaraan, totoo yun at hindi ka nagbibiro? Pero hindi ba tumakas ka sa kasal mo? Anong sinasabi mo ngayon na kasal ka na? Gulat na tanong nito sa kanya. Alam niya na naguguluhan ang kaibigan niya sa kanyang inamin. Kasal na ako. Nung tumakas ako sa mismong kasal ko, sumama ako sa kapatid ng dapat ko napakasalan. Pinutol ng kaibigan niya ang kanyang sinasabi. Napasingha pa ito. Lara, hinay-hinay lang. Tumakas ka sa kasal mo. Alam ko yun dahil nasa simbahan na ako. Pero pinakasalan mo ang kapatid ng dapat mo na pakakasalan? Bumuntong hininga siya at tumango. Kasal na ako. And I'm happy with my life now. Mabait ang asawa ko. Pero hindi ganun ang nararamdaman ko sa kanya. I saw him once. Sigurado ka ba talaga? Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. Pinagdaop niya ang mga ito. Believe me, Gail. Masaya ako nakasama siya. Ganon din ang nararamdaman ko noong una pa lang. Pero kung kilala mo talaga siya, doon mo makikita na mali ka. Mahal mo na siya?
I'm not sure. Pero masaya ako nakasama siya. You can't judge him because he's too perfect for me. Bibisitahin kita sa bahay mo. At nang mapakilala mo sa akin ang pormalang asawa mo, babantaan ko siya na alagaan ka. Hindi mo naman kailangan sabihin yan dahil inaalagaan niya ako na mabuti. Kinabukasan, Randy, gusto ko sana na pumunta sa Tagaytay para mag-unwind. Kasama ko si Gail sa resort nila. Baka pwede na samahan ko siya. Naglalambing na paalam niya sa asawa. Dahil wala naman siya ibang ginagawa, madalas na pag-ala-gala lang sila ni Gail. Minsan, ito pa ang pumupunta dito sa bahay nila para makipagtsikahan sa kanya. Bumaling ang lalaki sa kanya bago binalik ang tingin sa binabasa nito. Hindi ka pwedeng lumabas ngayon. Kukulungin mo lang ba ako sa bahay palagi? Masyado ka namang overprotective. Hindi niya naman mapigilang mainis. Lara, gusto lang kitang protektahan. Padabog siyang tumalikod sa lalaki. Kahit ano pang rason nito, mabigat pa rin sa kalooban niya. Nakukuha naman niya ang gusto niya. Yun nga lang, bihira siyang lumabas. Ang nasa isip ni Lara, baka mainit na naman ang dugo nito at may kaaway na naman na mafia. Sumapit ang hapon, nakakulong lamang siya sa kwarto. Para siyang bata na nagtatampo. Friend, hindi talaga pwede. Malungkot na tanong ni Gail. I'm sorry ah, naiinis ako dahil gusto ko rin naman talagang lumabas. But it's too dangerous. Pero pwede niya naman ako samahan. Papaka-strict lang siya. Intindihin mo na lang, para rin naman yan sa'yo. Pwede tayo na pumunta ng Tagaytay anytime. Gusto mo ba na dyan na lang ako matulog sa inyo? Wag na. Naiinis pa ako ngayon. Baka madamay ka pa. Ikukulong ko na lang ang sarili ko. Aniya, sa kabina ba ang tawag? Kinabukasan, umalis siya ng maaga sa bahay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. May kasama naman siyang bodyguard. Hindi siya nagpaalam kay Randy. Humiwalay siya sa bodyguard niya para pumunta sa comfort room. Papasok na sana siya nung may humarang sa kanya na lalaki. Agad niya itong pinagtaasan ng kilay. Excuse me? Napangisi ito kaya kinabahan siya. Liliko na sana siya nung may isa pang lalaki na lumabas. Agad siyang napaatras nung lumapit ito sa kanya. Marahas siyang hinila nung lalaki dahilan para magpumiglas siya sa pagkakahawak ng mga ito. Ano ba? Bitawan niyo ako, nasasaktan ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Ano bang kailangan niyo sa akin? Patulugin mo na yan, boss. Ang ingay-ingay. Naririndi ako sa boses niya. Sigurado ka ba talaga na ito ang girlfriend ng gagong yun? Buti buhay pa to. Sino ba talaga kayo? Napapikit siya nung may tumakip sa kanyang mukha na itim. Sumidhi ang sakit ng kanyang tiyan nung naramdaman niya ang pagsuntok dito. Balak niya sana sipain ang may gawa nun, ngunit hindi na natuloy nung may pumalo sa kanyang likuran. Huli niyang narinig ang tawanan ng mga ito bago siya tuluyang hinila ng kadiliman. Did you see my wife? Akala ko ba'y binabantayan niyo siya? Bakit hindi niyo makita ngayon? Puno ng galit na tanong niya sa isang tauhan. Hindi mapigil ang kanyang pagtagis ng bagang dahil puno ng pag-aalala ang puso niya. Kung sino man ang kumuha sa asawa niya, ay baka saktan ito. Pasensya na, boss. Hindi namin alam na umalis si ma'am. Nagpaalam lang po siya na pupunta ng CR eh. Hindi namin siya pwedeng samahan doon. Napasabunot siya ng kanyang buhok. E di sana nagbantay kayo sa labas. Boss, natrako na ang cellphone ni Ma'am Lara. Nasa isang abandonadong warehouse siya malapit sa Manila Bay. Sabat ni Helbert na nagbigay buhay sa kanya. Ihanda ang grupo. Pupunta tayo agad doon. At saka inform ang battalion for backup. Kailangan natin na mailigtas ang asawa ko ng mas maaga. Tatawagan ko ba sina East at West, boss? Tawagan mo. Naghanda ang lahat sa pagligtas kay Lara. Nagsuot ng leather jacket si Randy. Naglagay siya ng katana sa kanyang hita. Sinuksok iyon sa may lalagyan niya. Naglagay din siya ng baril sa kanyang likuran. Halos ganoon din ang ginawa ng kanyang mga tauhan.
aligaga ang mga ito dahil lahat ng nakabantay sa asawa niya noong nawala ito ay hindi niya sasantuhin. Pasakay na siya ng kotse nung may tumawag sa kanya. Napangisi siya bago sinagot ito. Andres, kamusta ka naman ngayon? Fucking asshole! Buhay pa ako kung yan na nasa isip mo. Pinipigilan niya ang sarili na itanong kung nasa ng asawa niya dahil baka saktan nga nila ito. Pero itong asawa mo, tingin ko ay hindi na magtatagal. Napatagis ang kanyang bagang. Hindi niya mapigilan na mapamura. Alam niya na iniisahan lang siya ng mga ito ngunit hindi niya mapigilan na mag-alala para sa kalagayan ng babae. Anong ginawa mo sa kanya? Tumawa ito. Wala pa nga akong ginagawa. Pero ngayon tulog na tulog siya. Gusto mo bang makita kung paano ang itsura niya ngayon? Oh, nakalimutan ko. Alam mo na ang gagawin mo, Randy. Hindi ka magsasama ng iba. Pupunta ka rito ng mag-isa. Don't touch her. Kapag hindi ka dumating, hindi mo na siya makikita. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Ikaw ang mabubuhay o ang asawa mo. By the way, she's beautiful. Mas binilisan niya ang pagmamaneho ng sasakyan niya. Malapit na rin siya noong matanggap ang mensahe mula sa Hilario Gang. Nang makarating siya sa warehouse, hinanda niya ang kanyang sarili. May nagbukas pa sa kanya na dalawang tauhan na Hilario. Kapwa nakangisi ang dalawa. Iniisip siguro ng mga to na napakatanga niya sa ginagawa. Walang umatake sa kanya hanggang sa makita niya ang asawa. Nakagapos ang kamay nito mula sa likod, pati ang mga paa. Nakatali pa ito sa upuan. Itinago niya ang inis na nararamdaman. Randy, akala ko talaga matalino ka. Matalino pero hindi mo ginagamit ang utak mo. At kaya mo talaga gawin ang lahat para sa isang babae? Ngumisi siya nang makita ito. Hindi kasi ako duwag katulad mo. Para kang isip bata kung mag-isip. Halata ang pagkunot ng noon ito. Pwes, kung hindi ko ginamit ang babae mo, wala ka rito ngayon. Akalain mo nga naman, ang swerte ko. Hindi siya babae lang, katulad ng sinasabi mo. Don't underestimate my wife. Tinutukan niya ito ng baril nung akmang lalapit ito sa kanyang asawa. Ang iniisip nitong mga tauhan ay kakampi niya. Nahahati ang kalaban at kakampi nito. Demonyo ka talaga, Randy. Galit nitong sigaw. Namuong ka ba sa kanyang dibdib noong magsimula ng magpaputok ng baril? Sinikap niya na makalapit sa kanyang asawa. Matalim siyang tumingin sa leader na Hilario na pinaputokan niya ito, paulit-ulit hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Nang tumigil ang putukan ng baril, nagtama ang paningin nilang dalawa. Hindi naman siya nakagalaw. Nakita niya ang malabig na tingin. Ilang minuto pa siya bago nakabawi. Nilapitan niya agad si Lara. Niyakap ito ng mahigpit. It's alright. Tapos na. Ayos ka na ngayon. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila ulit. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila. Dahil sa nangyari, hindi na napigilan ni Randy na mas higpitan ang seguridad sa kanilang bahay. Nanonood si Lara ng movie sa sala noong makita nito na bumaba si Randy. Bihis na bihis ito. Napatayo siya agad sa harapan ng lalaki. Saan ka ngayon pupunta? May meeting ako ngayon with my client. Maaga rin ako uuwi. May gusto ka bang ipabilis sa labas? Napangiti siya bago pinasa sa lalaki ang listahan na ginawa niya. Napamaang ang lalaki habang nakatingin sa mahaba niyang listahan. I want all of them. Pwede mo ba yan ibili para sa akin? Nagpapakit pa siya sa lalaki. Tumango ito bago ngumiti sa kanya. Alright, bibilhin ko para sa'yo. Sumapit ang gabi, nagluto na siya ng pagkain nila dalawa ni Randy. Nakaupo siya ngayon sa sofa kung nasaan siya kanina pag alis nito. Doon niya hinintay ang lalaki. Saktong alas 7 noong marinig niya ang sasakyan nito. Napaayos siya sa pagkakaupo. Sasalubungin niya sana ang lalaki nung bumukas ang pinto ngunit agad siyang natigilan na makita ang itsura nito. May hawak itong basket na LCC Mall ngunit ang talagang umagaw sa kanyang pansin ang mga sugat at pasa nito. Oh my God! What happened to your face and your arm again? Umalis ka dito ng maayos, Randy.
I told you to stop dealing with those men. Inis na seremonya sa asawa. Sinalubong niya ang lalaki na puno ng pag-aalala. Kinuha niya ang basket na dala nito bago nila pag-ito. Hinawakan niya sa braso ang asawa bago maingat na pinaupo sa sofa. Umalis siya saglit para kumuha ng medicine kit. Parang gamutin na sugat ng lalaki. The police lang naman ito. Sa susunod, mag-iingat na ako. Hindi niya mapigilan na diinan ang paggamot sa sugat nito. Napangiwi ang lalaki dahil sa ginawa niya. Ilang beses mo na sinabi na mag-iingat ka, Randy, pero umuwi ka pa rin na ganito. Pwede mo bang hayaan na mga tauhan mo na lang makipag-transaksyon sa iba? Kailan ka ba patitigil kapag wala ka na? Hindi niya mapigilang mainis dahil nakakairita na talaga. Hindi ko pwede i-ask sa kanila ang trabaho ko. I can handle myself. Uuwi pa rin ako sa iso tuwing aalis ako. What if I tell you, I'm willing to be with you when you fight with those assholes? Sabi niya. What? No! I can deal with them. Agad na tanggi nito. See? Ayaw mo na sumama ako sa'yo. Kung ano ang nararamdaman mo, ganyan din ako. Natigil ang paggamot niya sa lalaki nung bigla siyang niyakap nito. Mahal na mahal kita, Lara. Handa ako na gawin ang lahat para sa'yo. Kung strict man ako, ginagawa ko yun dahil ayaw kitang mawala sa akin. Hindi siya nakasagot sa sinabi nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Ayos lang. Hindi mo kailangan napilitin ang sarili mo na mahalin ako. Kung hindi mo kaya, hindi ako mapapagod na mahalin ka araw-araw. Anang lalaki na siyang ikinangiti niya ng marahan. Lumipas ang ilang araw, hindi naman ulit inungkat ng binata ang tungkol sa nararamdaman niya. Iyon ang labis na pinasalamat ni Lara. Dahil hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung ano bang tamang salita ang dapat niyang sabihin dito. Lara, samahan mo naman ako sa mall ngayon. Kakauwi ko lang kasi gusto ko mamili ng bagong gamit sa bago kong apartment. Naglikot siya sa kanyang higaan habang kausap ang kaibigan sa telepono. Sasabihin ko kay Randy, magpapahatid na lang ako sa kanya kasi may lakad kami ngayon. Pagkatapos ng meeting niya, saka ko sasabihin. Namiss kita kaya sa susunod na lang yung pupuntahan namin. Sagot niya sa kaibigan. Friend, baka naman magtampo niya ng asawa mo. Mukhang may plano kayo ngayon. Hindi ganun mag-isip si Randy. Paninigurado niya. Hindi si Randy yung lalaki na madaling magalit at magtampo. He is too considerate. Pasado alas dos na noong nagpasya siya na umalis ng bahay. Sumunod agad ang mga bodyguards niya. Hindi na nakaangal ang mga ito sa gusto ng babae. Naiinip siya sa paghihintay sa binata, kaya pupuntahan niya na lang ito. Madam, bawal po kayo pumasok sa loob. Closed door meeting po kasi ito. Pinagbawalan ni sir na makapasok kahit sino sa loob. Hindi dapat siya pwede nitong pigilan kung gusto niya makita ito. Asawa siya nito. Bakit bawal siyang pumasok sa opisina nito? Kahit na may kamiting naman ito, wala naman siyang gagawing masama. Bakit hindi ako pwede pumasok? Hindi ba pwede sa conference room sila mag-meeting? Why sa office pa? Sino ba ang kasama ng asawa ko sa loob? Asawa ko ba nagsabi na pati ako ay bawal? Nag-aalangang tumango ang sekretarya. Pasensya na po, ma'am. Napapikit na lang si Lara noong harangin ulit siya nito sa pangalawang pagkakataon. Tinabig niya ang kamay nito bago tinulak ang pinto pabukas. Madilim ang mukha niya nang pumasok sa loob. Napalingon agad sa kanya ang tao na nandoon. May isang babae sila nakasama na nasa harap ng kanyang asawa at may apat na lalaki. Agad na tumayo si Randy nung makita siya para lapitan. Wife, anong ginagawa mo rito? Tinulak niya palayo ang kamay nito na siyang kinabigla nito. What? Anong ginawa ko? Lumapit ito ulit sa kanya. Pinantayan niya ang tingin nito. Saan nga tayo pupunta ngayon? Sa mall? At anong oras pa tayo aalis? Nakairap na tanong niya sa asawa. My God, Randy! Sana hinayaan mo na lang ako na mag-isa. Ayaw ko nang pinaghihintay. Lumambot naman ang mukha ng kanyang asawa. I'm sorry. Tatapusin ko na ito tapos aalis na tayo. Pinukol niya ito ng masamang tingin. No, hindi na lang ako aalis ng bahay. Nagbago na ang isip ko. Wala na yung gusto ko napuntahan because you forgot about it.
Tumalikod na siya paalis. Hindi niya pinakinggan ang pagtawag ng kanyang asawa. Marahas niyang sinarado ang pinto at nang magtama ang tingin nila ni Cass, mabilis itong nag-iwas ng tingin. Nagpahatid siya na pauwi sa bahay nila sa driver. Nakasunod lang mga bodyguard niya sa kanya. Nang makauwi na siya, mabilis siyang pumanhik sa kwarto. Ilang sandali lang, narinig niya ang pagdating ng sasakyan at sigurado siyang si Randy na yon. Tama nga ang hinala niya. Dahil ilang sandali lang, narinig niya ang boses nito. "Wife, papasok na ako sa loob." Hindi siya sumagot. Pumasok ito sa loob pero hindi niya ito tiningnan. Nang yumakap ito, ay inirapan niya ang lalaki. "I'm sorry. Hindi ka pwede na umalis kapag gusto mo. Hindi ka pwede umalis na hindi ako kasama. Dahil baka mapahama ka. Iniisip ko lang kaligtasan mo kaya mahigpit ako." "Alam mo naman na napahama ka na noon, di ba? Dahil tumakas ka? Ayoko na ulit mangyari yun." Pumikit siya sa labis sa pagkainis. "So sinasabi mong kasalanan ko yun? Hindi kasi ako nakinig kaya ako nakidnap ng mga kaaway mo, ganun?" "Of course not. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero ang sabi ko, ayoko nang maulit yun. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin." Humilig ito sa kanyang balikat. "Hindi ako pupunta na opisina bukas. Pupunta tayo kung saan mo gustong pumunta. Wala na akong gustong puntahan. Lara." "No, wala na nga akong ganang umalis. Magkukulong na lang ako dito. Yun naman ang gusto mo." "Hindi yun ang ibig kong sabihin." "Iyon ang gusto mong sabihin. Akala mo ba hindi ko alam? Hindi ako bata na kailangan mong ingatan at bantayan palagi. Kaya ko na ang sarili ko. And I don't deserve to be jailed in this house. I'm sick of this. Palagi na lang ganito. Nag-promise ka sa akin kaya umasa ako. Ganun ka na ba kabisi sa organization? O baka mas gusto mo na kasama ang business partner mo kaysa sa akin?" Nagtatampo nitong usal sa asawa. May sasabihin pa sana siya ngunit hindi niya na iyon natuloy. Dahil niyakap siya ng lalaki. "Of course not. Ikaw lang ang gusto ko na kasama. My work and organization is just my second priority. Ikaw ang una. Hindi ko kalilimutan ang promise ko sa'yo." Hindi na rin talaga natuloy kinabukasan ang lakad nilang dalawa dahil ayaw na talaga ng babae. Hindi na nabago pa ang isip nito tungkol sa pag-alis o pumamasyal sa labas. Malamig ang pakikitungo nito sa asawa, kaya naman hindi tuloy alam ng lalaki ang gagawin. Sa maraming taon na kasama niya lang lagi ang baril, hindi niya akalain na darating sa punto na kailangan niyang suyuin ang babaeng mahal niya. "Helbert, anong gagawin ko?" Nginisihan siya ng kanyang kanang kamay. "Kaya ayaw ko na mag-asawa dahil ayaw ko sa ganyan. Nakaya mo nga maraming tao, boss, tapos tiklop ka ngayon sa asawa mo." Nisipan ang tauhan niya. Nagtagis ang bagang ng lalaki. "Napasabunot pa ito sa buhok. Babayaran kita ng malaki, magkaayos lang kami ng asawa ko. Ilang araw niyo na akong hindi kinikibo. Suyuin mo lang si ma'am. Hindi ba may pupuntahan kayo? Ayain mo siya doon. Kahit ayaw niya. Ipakita mo na sincere ka, boss. Paano kung magalit siya lalo?" "Kaya mo na yan, boss. Malaki ka na." Kahit wala sa plano, nagtiwala si Randy sa sinabi ni Helbert. Kumuha muna siya ng paborito nito na grapes bago nagtungo sa kwarto. "Lara, gusto mo ba na lumabas na tayo? Let's have a date. Hindi ba ayaw mo na nagkukulong ka lang sa bahay?" Niyakap ng lalaki mula sa likod ng babae. "Please huwag ka nang magalit, Lara. I want to make this up with you. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko." At dahil doon, natuloy ang lakad nila ni Randy. Dahil pumayag siya sa gusto nito. Kahit ang totoo, medyo masama pa rin ang loob niya. "Saan mo gusto pumunta?" Malambing na tanong ng kanyang asawa. "I want to go in an Italian restaurant." Sinunod naman agad ni Randy ang gusto niya. Kumain sila sa Italian restaurant malapit sa BGC. "May iba ka pa bang gustong puntahan pagkatapos nito?" Tanong nito sa kanya noong malapit nang maubos ang kinakain niya. "Gusto ko mag-movie marathon." "Okay, uuwi tayo sa bahay. Doon na lang tayo manood ng movie na gusto mo. Ipapahanda ko ang theater room." "Okay."
Pagkatapos nila kumain, umuwi na sila. Pagpasok pa lang nila sa theater room, nakahanda na roon ng popcorn at coke, meron pang chips at pizza. Hindi ko alam kung anong gusto mong kainin kaya pinahanda ko na lang lahat. Kakainin ko kahit ano. Umupo siya sa upuan. Tumabi naman sa kanyang lalaki. Tahimik silang nanonood ng movie. Pinagsiklop nito ang kamay nilang dalawa. Napasinghap siya noong makita na hinalikan ng bidang lalaki sa movie ang ka-love team nito. Tiningnan niya si Randy sa gilid ng mata niya. Randy. Natigilan siya noong humigpit ang kamay nito sa pagkakahawak sa kamay niya. Nanlalaki ang mga mata niya noong ilapit nito ang mukha sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin noong maglapat ang kanilang mga labi. Sinunod niya ang ritmo ng paggalaw ng labi nito. Malalim na tinugon niya ang halik ng lalaki habang pumapailalim ang tunog ng malamyos na musika mula sa movie na pinapanood nila. Nang maghiwalay ang labi nila, napatingin siya sa mga mata nito. I love you, Lara. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, maghiwalay din tayo, di ba? Hindi kita pipigilan. But I wish that we can try it. Maayos naman tayong dalawa. Pero kung gusto mo na iwan ako, pagkatapos ng usapan natin, tatanggapin ko. Gusto kita na ipagkait pero kung hindi ka masaya. Pinutol niya ang sasabihin nito. Masaya ako sa ganito, Randy. Kontento na ako. Okay, then let's try. Dahan-dahan siyang tumango habang nakatingin sa lalaki. Let's try to make this work. Kung hindi man ito mag-work, hindi natin kailangan na ipilit. Niyakap siya ng mahigpit ng binata. Thank you, Lara. Wala nang masasaya pa sa oras na ito. Hindi pa man niya maamin ang nararamdaman niya para sa lalaki. Batid niya na kaya siya nitong hintayin. Nang sumapit ang gabi, naging busy si Randy kahit hindi nito sabihin sa kanya ay alam niya yun. Pumunta siya sa opisina para makausap ang lalaki. Balak niya itong ayain na samahan siya mag-midnight snack. Pagpasok niya sa loob, bumungad sa kanya ang tahimik nitong opisina. Maraming papel na nakapatong sa magulo nitong lamesa. Magulo rin talaga. Ngayon alam niya na kung bakit halos abuti dito ng umaga sa pagtatrabaho. Pumasok siya sa loob bago sinimulang ayusin ang mga gamit ng lalaki. Kaya naman pala hindi uso sa kanyang salitang pahinga. Aniya sa kanyang sarili. Nang matapos siya sa pagsalansa ng mga gamit nito, napadako ang tingin niya sa cellphone. Tumatawag si Helbert pero hindi niya naman alam kung nasaan ang lalaki. Nagbuntong hininga muna siya bago nagpasyang sagutin na lang ang tawag. Boss, magandang gabi. Nakuha na namin yung pinapakuha niyo. Tumikim siya. I'm sorry, Helbert. It's me, Lara. Umalis si Randy pero sasabihin ko na tumawag ka. Babalik na siguro siya mamaya. Natahimik ang nasa kabilang linya. Ma'am Lara. Tila gulat pa ito sa nasabi. Tatawag na lang ho ako ulit mamaya. Hindi naman importante. Dagdag pa nito. Okay, sige, sasabihin ko sa kanya. Nang ibaba nito ang tawag, nagpa siya siyang buksan ng cellphone ng asawa. Wala naman itong password, kaya madali niyang nabuksan. Really? Ginawa niyo pa talaga na home screen yung picture namin? Hindi ko talaga akalaing patay na patay siya sa akin. Manghang sambit niya. Wala namang kakaiba sa cellphone nito. Balak niya sana ibalik noong aksidente niyang napindot ang message kaya bumungad sa kanya ang mga kausap nito. Napukaw ng kanyang tingin ang mensahe na galing sa kanyang ama. At kailan mo balak itago ang anak namin? I can't believe pumayag siya na pakasalan ka. Anang kanyang ama sa mensahe. Adil is adil. Hindi pwedeng ikaw ang lamang. Ayon sa dalawang text, iyon lamang ang laman. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Bukod sa mukha niya ang nakalagay sa lock screen at sa home screen nito, hindi niya inaasahan na ganito ang usapan ng asawa niya at ng kanyang ama. Habang tinitingnan nito ang kanyang cellphone, biglang bumukas ang pinto. Pumasok doon ang lalaki na mukhang nagulat rin noong makita siya. Lara, anong ginagawa mo rito? Akala ko ay nasa labas ka at kausap mo si Gail. Akmang lalapitan siya ng lalaki pero umatras siya. Masamang tingin niya dito na ipinagtaka ng binata. Tapos na kami mag-usap kanina pa.
Anong nangyari? Naningkit ang mga mata niya bago hinampas ito ng paulit-ulit. Hanggang kailan mo balang itago sa akin yun? May karapatan ako na malaman yun. Bumakas ang gulat sa mukha nito noong sabihin nito ang mga salitang yun. Para na itong isang maamong tupa sa harap niya. Randy, you lied to me. Ang kapal talaga ng mukha mo. Oo, may kuya ka pero hindi siya interesado sa akin katulad ng sinabi mo. Ikaw ang may gawa nun. Ano ba hindi mo sinasabi sa akin? Lara, calm down please. Ginawa ko yun dahil mahal kita. At bala ko naman talaga aminin sa iyo ang totoo. Tinakot ko ang kuya ko kaya tumigil siya. And yes, ginawa ko yun para makuha ka. But you tricked me. Kaya ka nandoon dahil plano mo talaga na itakas ako nung kasal ko. Kasi alam mo na hindi ka ang pakakasalan ko kundi ang kuya mo. Yes, inamin ko yun dahil nandun talaga ako dahil sinadya ko. Ayaw ko na maging asawa ka niya kasi nga mahal kita. Ayaw ko na maging kapatid na rin kita kapag natuloy ang kasal niyo. Sorry ah, selfish ako Lara. Sabi nito. Pero hindi yun nakabuti. Alam mo naman na nagkagulo ang lahat dahil sa ginawa mo. Muntik na tayo mamatay ng araw na yun. Those gunmen wasn't fake, pati yung mga death threats na hinarang ko na dapat para sa'yo. I killed all of them dahil ayoko na may gawin ulit sila na masama sa'yo. Natigilan siya. Akala niya ay hindi alam ng lalaki ang tungkol doon. Alam mo ang tungkol doon? Madalas kasi siyang makatanggap noon ng mga death threats, pero ngayong huling dalawang linggo, natapos na ito. Kung totoo nga ang sinasabi ni Randy, nawala na ang mga ito. Napamura ito. Of course, hindi ko papayag na makakuha ka na ganoon. Tinatakot ka ng mga threats na yun. And it's not my intention to lie to you. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Mahal kita. Gusto kita na maging asawa ko. Noon pa man, gusto na kita dahil mahal na mahal kita. Hindi ko kailangan nalokohin ang sarili ko na wala ka lang. And it's not a valid reason. Sana sinabi mo sa akin para naman alam ko ang nangyayari. Alam ko na mali ako sa ginawa ko. Hindi ko dapat yun ginawa kasi alam ko na magagalit ka sa akin. Napaka-childish ko, alam ko yun. Nagsinungaling ako sa'yo, alam ko yun. Pero hindi ka naman makikipaghiwalay sa akin, di ba? Hindi naman, di ba? Please? Ano sa tingin mo ang naiisip ko ngayon? Pagkatapos ng nalaman ko ngayong araw. Alam ko na may mali ako. Kaya bala ko na sabihin sa'yo ang totoo. Please naman oh, wag mo naman akong iwan. Ang sabi mo, di ba? We will try to make it work. Bumuntong hininga ang babae. Hinawakan nito ang kamay ng asawa bago din nila iyon sa mukha niya. Thank you for loving me unconditionally. Hindi kita iiwan. Nagpapasalamat ako sa'yo dahil sa ginawa mo. Ayaw ko na magpakasal sa lalaki na hindi ko naman gusto. You changed my vision. It takes time. It took me a lot of time. Pero ikaw, you showed me more than I expected. At saka, ang cool mo kaya natalunin sila. At kaya mo akong ipagtanggol. Pero asawa mo ako. Dapat sinasabi mo ang bagay na may connection din sa akin para alam ko. Balagi ka bang ginugulo ni Daddy? Umiling ito. No, kaya ko naman silang handle. Nasa amin niyo ng mga magulang mo kaya huwag ka mag-alala. Sasabihin mo sa akin next time kapag ginulo ka nila. Huwag mo sila nahayaan lang. Don't give them the money kapag humingi sila ng maraming pera. Pinaghirapan mo ang mga yun. Kaya kapag sumobra na sila, hindi na yun tama. At isa pa, maraming salamat sa pagmamahal mo. Tumango naman ang lalaki at hinalikan sa noo ang babae. I won't promise but I'll try. I am so in love with you, wife. You're my everything in this world. Huwag kang magpasalamat sa akin sa pagmamahal na tatanggap mo. Because you deserved it. Gusto ko na maging perfect husband mo. At hanggang nabubuhay ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kinurot niya ang pisngi nito habang nakangiti. You're perfect. Dahil na rin sa nalaman niya, ay napabisita siya sa bahay ng kanyang mga magulang nang wala sa oras. Kailangan niya rin na makausap ang mga ito. Anak, sabi ko na nga ba pupunta ka nandito? Kasama mo ba ang asawa mo? Nasaan siya? Hindi rin ako magtatagal. Bumisita lang ako. Tsaka busy ang asawa ko sa opisina kaya wala siya ngayon. Tumango ang kanyang ama. May sinabi ba siya sa'yo tungkol sa hinihiram ko na pera? Dad, tama na. Mahiya naman po kayo.
May kumpanya at negosyo tayo. Ba't humihingi kayo kay Randy ng pera? 70 million? Saan nyo gagamitin yun? Iyan ba ang dahilan kung bakit ka pumunta dito? Nag-asawa ka lang ng mayaman, nagmamataas ka na sa amin? Tandaan mo, Lara, kami ang bumuhay sa'yo. Inis na sabi ng kanyang ina. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Ma'am! Dad! Hindi ko makakalimutan na dahil sa inyo, buhay ako ngayon. Pero sobra yung hinihingi nyo. Hindi pa kayo nahihiya kay Randy? Pinaghihirapan din nyo ng tao. Isang malakas na sampal ang natanggap niya mula sa kanyang ina. Walang utang na loob. Barya lang ang ilang milyon para sa asawa mo. Kaya siguro ayaw mo dahil ikaw lang gustong magpakasarap sa pera niya. Galit na sigaw ng kanyang ina. Ngumiti siya at humarap sa mga magulang. Alam niyo ba na halos hindi na siya makatulog sa pagtatrabaho? Hindi basta-basta barya lang iyon para sa kanya. Binuksan niya ang kanyang bag bago nilapag ang ATM niya sa lamesa. Ayan lahat ng pera ko. Kunin niyo na lahat. Tigilan niyo lang si Randy. Tumayo siya. Hindi ko inasahan na mas mahal niyo talaga ang pera kaysa sa anak niyo. Hinding-hindi ako tutulad sa ginagawa niyo. Paglabas niya ng bahay nila, tinawagan niya agad ang lalaki. Randy, nasan ka? Akala ko ba susundin mo ako ngayon dito sa bahay? What happened? Ayaw mo ba na magtagal sa bahay ng parents mo? Hindi. Gusto ko na umuwi. Ayaw ko na dito. Mas gusto ko dun sa bahay natin. Alright, pabalik na ako. Can you wait me at the gate of your house para hindi na ako pumasok sa loob? May bantay ba sa gate niyo? Just to make sure you're safe? Mag-iingat ako. Ayaw ko nang dagdagan pa ang iniisip ng asawa ko. Narinig niya na tumawa ito. Hanggang sa nakarinig siya ng kalusko sa kabilang linya. Ayos ka lang ba? May kakaiba sa'yo ngayon lalo na sa boses mo. Sinaktan ka ba ng mga magulang mo? Umiling siya. Kahit hindi ito makita ng lalaki. Pagod lang siguro ito. I need my massage later. Don't worry, wife. I will massage you later. Mag-ingat ka. Malambing nitong sambit. Malaki ang ngiti niya na naglakad papunta sa gate ng mansyon. Hinintay niya si Randy sa may guard station katulad ng sinabi nito. Ayaw niya nag-aalala ito sa kalagayan niya. Alam niya na ang trabaho nito ay delikado at kahit patumigil ito, hindi pa rin matatapos ang lahat. Nang makita niya na may paparating na sasakyan, tumayo agad siya. Alam niyang iyon na ang kotse ng kanyang asawa. Ingat kayo, ma'am! Mabilis siyang yumakap sa asawa. Natawa pa siya nung inikot siya nito habang yakap-yakap. Natigilan siya nang dumaing ito pagkatapos siyang bitawan. Napasinghap siya noong makita ang dugo mula sa kamay nito. Nanggaling iyon mula sa likod ni Randy. Randy, ayos ka lang ba? Tumango ito habang nakapikit. Hindi nila alam kung anong magiging reaksyon dahil sa nangyari. Napayuko siya habang inaalalayan ng asawa noong paulanan sila ng bala ng kalaban. Mabilis na hinarangan sila ng tauhan ni Randy para protektahan. Ma'am, pumasok na kayo sa kotse. Tatawagan ko ang doktor ni boss. Papahatid ko na kayo sa bahay. Lumilipad ang isip niya na sumakay sa kotse. Nasa tabi niya si Randy na nanghihina dahil sa tama ng baril. Hindi niya akalain na nasasaksihan niya itong nagaganap ngayon. Stable na ang asawa mo, Mrs. Andres. Huwag kayong mag-alala. Mamaya ay magigising na rin siya. Pero dahil sa tama ng baril sa kanyang likod, ay hindi ko muna ina-advise na magbuhat siya o gumawa ng mabigat na trabaho. Napatango siya. Maraming salamat, Dok. Pagkatapos ay umalis na ang doktor at saka siya lumapit sa asawa. Bumuhos na ang luha niya habang hawak ang mga kamay nito. Hindi siya handa sa ganoong pangyayari. Natakot din siya na baka mawala ito ng tuluyan sa kanya. Noong kumalma siya, tinawagan niya si Helbert habang nakatutok sa kanyang laptop. Nalaman mo na ba kung sino ang bumaril sa asawa ko? Alam na namin, ma'am. Mula sa Hilario Organization na sumugod kanina. Patay na ang bumaril sa kanya. Mga tauhan lang ito ni Hilario na balak ipaghiganti ang leader nila. Tumango siya bago napahilot sa sentido. Chinek niya ang laptop para sa mga information na pwede niyang gamitin para makatulong sa investigasyon. Parehas yun sa kumidap sa akin dati, di ba? Yes, ma'am. May isa pa kaming nakuha na sa tingin ko ay alam ng mga magulang mo.
Bigla siyang natigilan doon. Anong ibig mo sabihin? Kasabot ba nila yung mga Hilario? May dating transaksyon ng magulang niyo at ang mga Hilario. Alam niyo ni boss, kaya nag-hire siya ng undercover sa bahay niyo. Nakuha niya kanina ito, at ito rin ang nag-impurma na pupunta ka sa bahay. Iniisip nila na kasama mo si boss, kaya nandun sila. At nung hindi pa nila nakita si boss, ikaw na ang naging target nito. Matunog siyang napasinghap dahil sa kanyang nalaman. At dahil yun gusto ng pera at kapangyarihan ng magulang ko, kumampi sila sa mga tao na yon dahil hindi sila binibigyan ni Randy? Exactly, ma'am. Pero binigyan sila ni Sir Randy noon. Ngunit hanggang ngayon humihingi pa rin sila. Napasabunot siya sa buhok na maibaba ang tawag. Hindi niya akalain na magagawa ito ng kanyang mga magulang. Sabik na sabik ang mga ito sa pera at kapangyarihan simula nung bata pa siya. At hindi niya akalain na kakampi ito sa masasamang damo. Kinabukasan ay medyo bumuti na ang lagay ni Randy. Gusto na nga nitong bumangon, ngunit pinagbawalan niya ang lalaki. Kung stricto siya pagdating sa kanya, gusto niya rin maging stricto pagdating sa lalaki. Randy, makinig ka sa sinasabi ko. Kapag hindi ka talaga nakinig sa akin, tutuluyan na talaga kita. Pagbabanta niya rito. Tumawa naman si Randy. Fine. Naglalambingan silang dalawa noong pumasok si Halbert sa loob. Nagbigay galang ito. Ma'am, nandyan po ang mga magulang niyo sa baba. At sino nagpapasok sa kanila? Ho? Nag-aalangan na tanong ni Halbert. Lumingon siya kay Randy. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko lang sila. Babalik din ako agad. Hinalikan niya muna ang asawa bago bumaba para harapin ang kanyang mga magulang. Naabutan niya mga itong nakaupo sa sofa. Anak! Bati ng mga ito na makita siya. Bakas din ang pag-aalala sa itsura ng mga ito. Tumahimik si Lara. Seryosong umupo ito sa harap ng mga magulang niya. Hindi niya kinibo ang mga magulang dahil may sama siya ng loob para rito. Kung wala kayong importanteng sasabihin, babalik na lang ako. Hinihintay ako ngayon ng asawa ko. Nagpapagaling pa siya. Kailangan niya ako para babantayan ko siya. Malamig niyang sambit sa mga ito. Hindi namin sinasadyang nangyari. Sa pagkakataong yun ay nag-init ang kanyang ulo. Napasinghap siya at napatayo at hindi niya mapigilan ang sarili niya. Galit na galit siya. Hindi niyo sinadya pero pinahamak niya siya? Bakit? Binayaran ba kayo ng lecheng kaaway ni Randy? Galit niyang tanong. Hindi nila kami binayaran. Kami ang... Mas lalo nadagdagan ng galit niya. Anong klaseng magulang kayo? Una sa lahat, ipinagkasundo niyo ako sa lalaki na hindi ko naman kilala. Sunod niyo na gagawin, balak niyo ipapatay ang asawa ko? Wala ba talaga kayong konsensya na nararamdaman? Maski respeto man lang? Hindi namin gustong mabaril si Randy. And you expect me to believe that? Ako ang nag-imbestiga sa nangyari. Mas gusto niyo ang pera kaysa sa amin. Anak niyo ako. Hindi ba dapat anak niyo na rin si Randy? Mas gusto niyo ang pera kaysa sa amin? Kung hindi dahil kay Randy ngayon, siguro nag-aagaw buhay na ako, kundi niya sinalo ang mga bala. Kung wala ang pera na yun, hindi ka buhay ngayon. Itong mukhang pera ng mga magulang mo na at sa kapangyarihan na nagpakaid sa'yo. Napatayo na rin ang kanyang ina. Oo, pero kami ang nagbabayad sa mga ginagawa niyo. Kahit mamatay ako ngayon dahil sa pag-aasam niyo ng pera, okay lang sa inyo. Kung nabuhay ako ng pera na ginamit niyo, mula sa masama, yun din ang papatay pala sa akin. Dahil kaaway sila ni Randy. At alam niyo yun. Mas sumeryoso ang mukha niya. Bago ko pa maisipan na kalad ka rin kayo palabas, umalis na kayo. Pero kailangan namin ng pera. Umalis na kayo. Sigaw niya sa mga ito. Dahil sa kanyang sigaw, ay pumasok ang mga bantay. Dalhin niyo sila sa labas. Malamig niyang utos sa mga tauhan bago tumalikod pa alis. Pagpanhik niya, nagulat siya ng makita si Randy sa may pinto. Mabilis niya itong nilapitan. Tiningnan niya ng masama si Halbert na nasa likod nito. Ba't ka pa tumayo? Saan ka pupunta? Nag-aalala ako sa'yo nung sumigaw ka, kaya napatayo ako. Bumalik ka na sa kama mo. Di ba sabi ng doktor, bawal ka pang tumayo? Ayos lang ako. Aalis na rin naman sila. Sinabihan ko na yung guard. Pagaling ka, Randy, and I will make them pay.
Hindi ko palalampasin ang ginawa nila sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nabublok sa kulungan. Kaya huwag mo na isipin ang tungkol doon. Inalalayan niya pabalik ang lalaki. Ngumiti ang kanyang asawa. Thank you. Akala ko ay hindi ko mararanasan ang bagay na ito because I'm a devil. You changed me. Thank you for staying. Ngayon hindi na ako natatakot na maiwang mag-isa dahil nandyan ka. Hindi rin ako matatakot na ipaglaban kita. Basta dapat nandito ka lang sa tabi ko. Ganoon din ang nararamdaman niya para sa asawa. Kung hindi sila pinagtagpo ng tadhana ng araw na yon, ay wala sila sa ganito ngayon. Totoo nga ang kasabihang tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating tadhana. Para mahanap mo, kailangan mong gumawa ng paraan. Lumipas ang isang taon, natupad na rin na matagal nilang pinapangarap. Simula noong maging maayos ang lahat, ay naging malinaw na rin ang meron sa kanila. Gail, kinakabahan ako. Maganda ba ako ngayon? Explain mo nga itsura ko. Kinakabahan na sabi niya sa kaibigan. Humalakhak naman ito. May namuong luha sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Kinakabahan pa siya sa paraan kung paano siya tingnan nito. Ano ka ba, Lara? Kahit siguro ikaw na ang pinakapangit na bride sa araw ng kasal mo, sigurado akong papakasalan ka pa rin niya. Hinampas niya ang kaibigan. Hindi talaga ito nakakatulong para pakalmahin ang sarili niya. Sa napakadami nilang pinagdaanan ni Randy, hindi niya akalain na aabot sila sa punto na ikakasal ulit silang dalawa. Nakulong ang mga magulang niya. Dapat nito na pagbayaran ng lahat ng kasalanan na ginawa nito. Hindi lang sa kanila ni Randy, pati na rin sa ibang tao. Huwag kang mag-alala, maganda ka ngayon, Lara. Tsaka hindi naman basihan kung gaano kaganda kapag ikakasal. Hindi mo naman siguro tatakasan ngayon ng groom mo, no? Ngumuwi siya at inambahan ng suntok si Gail. Hindi ako tatakas. Kahit patakasan ko siya, hindi pa rin ako mawawala dahil kasal pa rin kaming dalawa. Nakangiting niyakap siya ni Gail. I'm proud of you, Lara. Halika na, sigurado ako pati asawa mo ay kinakabahan dahil baka takbuhan mo siya. Kagaya ng ginawa mo ng una sa kapatid niya. Masama niyang tiningnan ito. Hindi mo talaga ako titigilan kakaasar mo sa akin, ha? Inalalayan siya nito papasok sa bridal car niya. Ngayon na lang ito, Lara. Parang noon pa lang, ay bata pa tayong dalawa. Pero ngayon, ikakasal ka na talaga. Namuo ang mga luha niya na tiningnan ng kaibigan. Huwag mo naman ako paiyakin. Matamis itong ngumiti. Hihintayin ka namin sa simbahan, ha? I'm happy for you, my one and only best friend. Pagbukas ng pinto ng simbahan, hindi niya na mapigil ang hindi maging emosyonal. Ganito pala yung pakiramdam ng naglalakad sa altar, kung saan hinihintay ka ng taong mahal mo. Ngumiti siya kay Randy noong tuluyan niya na itong malapitan. Namumula ang mga mata nito at alam niyang umiyak ito. I, Randy Andres, take you, Lara de la Cruz, as my lawful wife, in sickness and health, for richer or for poorer, till death do us part. Lara, sa mundo ko na magulo, may liwanag pa rin. At ikaw yung liwanag na kumuha sa aking pansin. Ngayon ko lang sasabihin ito sa'yo. Lara, college ako noong una kitang makita. Third year ako, ikaw freshman. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing nakikita kita, bumibilis lagi ang timok ng puso ko. Pakiramdam ko, baliw na nga ako sa'yo noon. Gusto ko pang pumunta ng ospital para malaman kung baliw na ba talaga ako. Sobrang nahulog ako sa'yo, Lara. At hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. I, Lara de la Cruz, take you, Randy Andres, as my lawful husband, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Randy, salamat sa unconditional love na binibigay mo sa akin. Salamat sa pagliligtas sa akin. Takot ako magpakasal sa tao na hindi ko kilala noon. Dahil natatakot ako na baka iwan niya rin ako kapag napagod siya. Hindi ko ina-expect na ikaw yung susugal sa akin. Sobra-sobra pa sa hiniling ko yung makukuha ko. At salamat sa pagiging patient sa akin. And for everything. Kahit na paulit-ulit ko yata ang sabihin ng katagang salamat, hindi ako mapapagod. Maybe God gave me you because we deserve the best.
Pagkatapos nilang sabihin ang vow nila sa isa't isa at pagsuot ng singsing, tumuloy ang seremonya. Congratulations, Mr. and Mrs. Andres. You may now kiss your bride. Ngumiti silang dalawa sa isa't isa. Tinanggal ni Randy ang belo bago siya hinalikan. Kasabay ng mga masasayang papuri ng taong naging saksi sa kanilang kasal, ang puso nila'y naging ganap na isa. Hindi na natakot pa si Lara na sumugal dahil alam niyang nariyan palagi si Randy para sa kanya. Makalipas ang dalawang taon, nagising siya dahil sa pag-iyak ng kanyang anak na nasa kuna. Kahit inaantok pa, ay bumangon na siya para patulugin itong muli. Paglingon niya, nakita niya si Randy na pinapatahan ng anak nila sa bisig nito. Maliit itong umiti nung makita siya. I'm sorry, nagising ka ba ni baby? Di kasi siya tumitigil sa pag-iyak. Dalhin mo na si baby dito, baka nagugutom na siya. Tulog naman ako kahit papano. Nang maibigay nito sa kanya ang anak, tumabi rin sa kanya si Randy. Are you tired? Mabilis siyang umiling. Pinapadede niya ang anak nila para tumigil na ito sa pag-iyak. Hindi ako mapapagod, Randy. Kayo ni Baby Raviana ang buhay ko, kaya hindi ako mapapagod na alagaan kayong dalawa. Inabot ni Randy ang libre niyang kamay bago pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Hindi rin ako mapapagod na alagaan kayo ni Baby Raviana. Tumingin siya sa anak niya ngayon na taimtim na natutulog. Ang ganda talaga ni Baby Avi. Nakuha niya ang tangos ng ilong mo at pilik mata. Nakuha lang siguro sa akin ay ang labi niya. Narinig niya ang pagtawa ni Randy kaya nilingon niya ito. Ikaw ang mas kamukha ng anak natin kasi pareho kayong maganda. Nilingon niya ito ng may pagtataka. Alam mo ba, sa bawat pagsulyap ko sa inyong dalawa, ikaw lagi ang naaalala ko kapag nakikita ko ang anak natin. Kayong dalawang reyna ng buhay ko. Sinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Wala na siya ibang mahihiling pa. Ang saya ng buhay nila. Pagkatapos nila noon ikasal ni Randy, nag-enjoy muna silang dalawa. At hindi niya inakala na sa mismong araw ng anniversary nila, malalaman niyang buntis siya at iyon si Raviana. Wala na siyang mahihiling pa. Dahil ang dating pinangarap niyang pamilya, ay meron na siya ngayon. At tutuparin niya ang sinabi niya sa kanyang mga magulang. Hinding-hindi siya tutulad sa kanila. Mas pipiliin niya ang kanyang pamilya bago ang lahat ng luho o yaman na makukuha niya. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Husband, written by Astros. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ng inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!